po sa bawat isa. Bigyan ng Panginoon sa pagkakataon muli ng mga pag-aral ng kanyang salita. Pagpuri sa Panginoon. Naway po tayo ng isang kanta, isang himno, na marahil ang iba sa atin ay alam ito. Sabayan niyo po ako sa kanya-kanyang mga lugar. I give it more grace. Thank you.
love has no limit. His grace has no measure. His power has no boundary known unto man. For out of his infinite riches in Jesus, hallelujah, he gave it and gave it and gave it again. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong masaganang biyaya. Kaya namin nagagawa yung mga bagay na ganito, nakapaglingkod sa inyo, nakaranas ng tagumpay, nakatanggap ng pagpapala. Git sa lahat natanggap ang kaligtasan, Panginoon. Lahat ng iyon ay dahil sa inyong biyaya. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Though it's undeserving para sa amin, but still, you've given grace. Hallelujah. Grace that abounds. Hallelujah. Grace that has no measure. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami na maunawaan nito, Panginoon. Hindi dahil sa lakas, Panginoon. Hindi dahil sa aming sariling kapangyarihan. Lahat ng ito, Panginoon, lahat ng nararanasan namin simula nang kami ay lumapit sa inyo, it's because of your grace. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin kayo. Purihin kayo. Hallelujah. Muli, aming Ama, hiniling namin ang patuloy niyong pagsama sa aming pag-aaral. Maitaas po kayo, Panginoon, sa aming papuri. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang biyaya. At narito tayo muli upang mag-aral ng kanyang salita. At ngayon na po tayo magtatapos sa ating pag-aaral sa Titus. Purihin ang Panginoon. Ilang buwan din to ang lumipas bago natin na napagdaanan. Surely taon nga kasi nag-post tayo sa Titus. Pero gayon pa man, dakila ang Panginoon at siya'y mabuti. Na talagang nagbibigay sa atin ng kaalaman, mas malalim pang kaunawaan patungkol sa kanyang salita. So punta po tayo, Titus chapter 3. Kahapon pinag-aralan natin yung chapter 10 chapter 3 verse 10 to 11. Dapat nga hindi pa ako magtatapos ngayon sa Titus, dapat next week pa, pero dahil sa mga pangyayari kahapon ay mabilis yung magtatapos natin ngayon. Punta na tayo sa verse 12 hanggang sa mga sumusunod. Babasahin ko po muna sa Tagalog. Sabi dito, papupuntahin ko riyan si Artemas o Tychicus kapag dumating na ang sinuman sa kanila. Sikapin mo makapunta agad sa akin sa Nicopolis dahil napagpasyahan kong doon magpalipas ng taglamig. Verse 13, gawin mo ang iyong magagawa para matulungan si Zenas na abogado at Apollo sa kanilang paglalakbay. At tiyakin mong hindi sila makukulang sa kanilang mga pangangailangan. Verse 14, turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga pangangailangan, sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, magiging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. Verse 15, kinakamusta ka ng mga kasama ko rito. Kamusta mo rin kami sa mga kapatid diyan na nagmamahal sa amin. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos. So, going back to verse 12, sinasabi rito ni Apostol Pablo na papupuntahin niya si Artemas o si Tychicus sa Crete, kung saan naroroon si Titus. At sinasabi naman niya na pagdating ng sinuman sa kanilang dalawa, ay si Titus naman ay pupunta kay Apostol Pablo sa Nicopolis. At doon nga daw siya magpinagpasyahan. Doon niya pinagpasyahan na malagi doon sa taglamig. So, itong nagpadala si Apostol Pablo kay Titus ng mga kapalit niya bago siya makapunta muli kay
Apostol Pablo sa Nicopolis. So si Artemas, no? At si Tychicus ay madalas na mabanggit sa, lalo na si Tychicus, madalas siyang mabanggit sa New Testament, lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo. Verse 13, gawin mo ang iyong magagawa para matulungan sila Zenas na abogado at Apollos sa kanilang paglalakbay. So si Zenas na abogado or si Zenas the lawyer ay dito lang na-mention sa aklat ng Titus, sa Book of Titus. Pero si Apollos naman ay madalas mabanggit sa aklat ng mga gawa kahit sa unang Korinto nababanggit siya. At alam niyo po ba, sa ano, kung pag-aaralan natin si Apollos sa ilang mga talatang nabanggit siya, makikita natin na mas magaling pa siyang ano, magsalita kaysa kay ano, kay Apostol Pablo. Mas magaling siya mag ano, maghayag, magmangaral kaysa kay Apostol Pablo. Hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi, yung pangangaral ni Apostol Pablo, kundi yung the way na mag-deliver si Apollos. Hindi man natin siya nabasa o narinig yung mga pangangaral ni Apollos, pero nabanggit sa mga ano, sa mga talata na mas ano, mas magaling, no, si Apollos kaysa kay Apostol Pablo magsalita. Hindi yung sa ni sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo sa paraan lang ng pagsasalita, pangangaral. Gayon pa man, ipapatuloy pa rin si Apostol Pablo sa pangangaral. So sinasabi niya dito sa verse 13 na nagbigay ng tulong sa paglalakbay, no, itong si Titus dito sa dalawang ito, kay Zenas at kay Apollos, para hindi sila, at titiyakin niya na hindi sila magkukulangin sa kanilang pangangailangan. Alam niyo po ba, mga kapatid, we as Christians, no, or as a church, no, nasain natin na makatulong sa ating mga ano, mga missionaries, sa mga lingkod na pumupunta sa iba't ibang lugar upang mamahagi ng salita ng Diyos, mangaral ng salita ng Diyos. No, at sikapin nga natin na hindi sila magkulang. Sila ay madalas talaga sa mga missionaries, sila ay full-time, wala namang stable income. No, pero tayo, no, bilang mga manggagawa ng Panginoon, mga lingkod, mga mananampalataya, nararapat na tumulong tayo sa mga ganitong bagay, no, sa pagmimisyon o pangangaral ng ating mga kapwa Kristiyano, mga lingkod ng Panginoon. Sa ganong paraan, kahit ikaw, kahit sa paraan lang ng pagbibigay, no, kabahagi ka na rin dun sa paglilingkod nila. No, yung tanggumpay na matatanggap nila, matatamo nila sa pakanilang paglalakbay, pangangaral, no, ay kasama ka na rin sa tanggumpay na iyon. Kaya I encourage yung mga kapatid, no, kung meron kayo sa church nyo, mga pastor, na magmi-mission, suportahan po natin. Hindi lang rin sa financial, hindi lang sa material, kundi sa kit sa lahat sa panalangin. Sabi pa dito sa verse 14, turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, magiging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. So in support dun sa sinabi ni Apostol Pablo sa verse 13, na tulungan si Zenas at si Apollos, sinuportahan niya ito sa verse 14. Sabi dito, basahin ko muli, turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti. All throughout, simula sa Titus chapter 1 hanggang Titus chapter 3, no, verse 8, nababanggit yung pagtungkol sa paggawa ng mabuti. No, laging minamention ni Apostol Pablo na ano, na maging masigasig, no, sa paggawa ng kabutihan. No, be diligent in doing good works. At sabi pa nga dito, para makatulong sila sa mga nangangailangan. Hindi lang ito sa ano, sa marahil yung binabanggit din ni Apostol Pablo dito ay yung sa mga nagtatrabaho, no, para makasuportahan yung lahat ng mga nangangailangan. At sa ganito, sabi dito sa bandang dulo ng 14, sa ganitong paraan, magiging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. Magbabanggit ako ng ilang talata, actually, dalawa lang naman talaga, no, patungkol sa mabuting paggawa, no, mabuting kilos, or good, sa English, good works.
sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 dito sa verse 16. Mateo chapter 5 verse 16. So, akit mo babasahin. Sabi dito, ganon din ang dapat niyong gawin, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Madalas natin sabihin ito, pagliwanagin ng inyong, ano, magliwanag kayo sa mundo. No? Let your light shine, no, to the world. Makita ng mga tao, no, yung liwanag ng Panginoon sa ating buhay sa papaanong paraan. Kaya kita natin dito yung isang yung isang paraan kung paano makita yung liwanag ng Panginoon sa atin. O isang ebidensya na nakikita talaga ng tao yung liwanag ng Panginoon sa atin. Sabi dito, upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. So when your light, when you shine your light, kapag nagliliwanag ka sa mundo o pinapakita mo yung liwanag ng tao, may lumalabas na mabuting gawa. Huwag mong sabihin na hindi totoo yung nagsasabihin ng isang tao na ito, nagliliwanag talaga ako sa aking kapwa. Pero hindi ka makitaan ng mabuting gawa. Hindi ka talaga tunay na nagliliwanag. A Christian that shines his light to the world ay nakikitaan ng mabuting gawa. And that will be the way na kapag nakita ng tao yung kanyang inating mabuting gawa, napapapurihan yung amang nasa langit. Yun pa isang dahilan. Kung talagang ikaw ay nagliliwanag, in your actions, hindi ikaw yung napapapurihan. Napapapurihan yung ating ama na nasa langit, ang ating Panginoon. So when you claim that you ikaw ang nagliliwanag sa isang lugar, o pinapakita mo yung liwanag mo sa isang tao, no, kailangan makitaan ka ng mabuting gawa. At sa mabuting gawang iyon, ang napapapurihan na hindi ikaw, kundi ay ang Panginoon. Amen po ba? So when we shine our lights, it should show good works. Hindi lang yung, sige, Panginoon, papakita ko yung liwanag ko at upo lang ako dito. Sige, Lord, liwanag, liwanag. No? O siguro yung iba, gusto yung katulad kay inangyari kay Moises. No? Nung nakaraan, nung Friday, nagsalita ako sa isang revival dito sa church natin sa Caloocan kay Pastor Jace, no? At yung isang ang mensahe ng Panginoon, no, huwag natin nasain yung kalolatian na natanggap ni Moises na matapos yung may pag-usap sa Panginoon, makita yung likuran ng Panginoon. Nagliwanag siya, nagliwanag yung kanyang muka, pero unti-unti namang nawala, no? Sinasabi din sa 2 Corinthians chapter 3, no, nasain natin yung kalwalatian, no, sa pagkilos ng banal na espiritu, no, the glory that stays, no, yung nakita yung kalwalatian na nakita sa mabuting pagkilos. Baka naman sabihin ng iba na gusto ko, Panginoon, kung magliwanag ako, talagang literal na nagliliwanag lang, no, yung talaga nakita sa akin kahit nakaupo ako, nakita yung Shekinah glory ng Panginoon. Alam niyo po ba, hindi naman yun masisigurado na talagang maraming maliligtas. Napakadami ng himala na nangyari sa mundo, lalo na sa panahon ng Panginoon. Pero nung Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, maraming tumakbo, maraming tumalikod. Katulad ng sinasabi ng Pastor Paul nung siya ay nabubuhay pa, no? Miracles cannot guarantee you salvation. Pero mas marami pang nahaligtas, mas marami pang naakay na kaluluwa nung nakita nila na yung kapwa nila ay nagbago ang buhay. Kung gusto mo talaga makaakay ng kaluluwa, no, dapat makita talaga sa iyong buhay. Lalo na kung kilala ka sa iyong baryo, sa iyong bayan, o sa iyong lugar na talagang makasalanat. Nakita nila sa iyo na ikaw ay yung nabago na ng buhay. Nakikita yung mabubuting gawa sa iyo. Mas maakay mo pa sa kanila ang ganun. Alam niyo po ba sa Taiwan, no, mas maraming naakay ng kaluluwa doon. Nung nakita nila yung mga katrabaho nila, kapo OFW nila, na nabago ang buhay. Hindi sa matitinding mga pagkilos ng hindi sa mga himala. Nung nakita nila na nagbago yung buhay ng kanilang katrabaho, teka lang, nagbago yung buhay. Sino, ano bang meron niya sa church ninyo? Pwede bang sumama?
doon mas nakat mas doon kami mas maraming na, na ano na hikayat na kaluluwa nung may nagbago ang buhay. So if you want to show the light of God, no, amen, Pastor Harold, power of testimony. If you want to show the light of God in our lives, no, pakita natin ito sa mabubuting gawa, yung pananampalataya na nagbubunga ng mabuting gawa. And by that, punta tayo sa ano, sa Santiago chapter 2. Na oras na po ba? Hindi na po ako magsasalita ng matagal. Santiago chapter 2. Basahin natin sa verse 2:17. Sabi dito, okay, basahin na lang natin sa verse 14 hanggang sa mga sumusunod. Santiago chapter 2 verse 14, basahin natin hanggang 18. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sasabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid, at sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kanilangan niya, may magagawa ba itong mabuti? Verse 17, nito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakakitaan ng mabuting gawa, o wala itong kabuluhan. Verse 18, kung talagang may nagsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. So, if you claim that you have faith, no, pero wala ka namang mabuting gawa, wala rin itong silbi. No? Hindi ko sinasabi na mabuting gawa lang ay sapat na. No, it should come together. No? Hindi lang, ano, hindi valid yung mabuting gawa lang, walang pananampalataya. Tapos yung pananampalataya lang na walang mabuting gawa. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagbubunga ito ng mabuting gawa. And if you claim that you have faith, good works should be seen in you. Kung ikaw yung may pananampalataya, tunay na may pananampalataya, kailangan makita talaga sa iyo yung mabuting gawa. Kailangan makita yung mabuting gawa. So going back sa Titus chapter 3 verse 14. Patuloy, lagi ko rin sinasabi, wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ano, maging masigasig ka sa paggawa ng mabuti, God has given you all the things that you need para makapaggawa ka ng mabuting gawa, maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Una, naririyan ang pananampalataya. Pangalawa, nandyan yung biyaya ng Panginoon. Pangatlo, nandyan ang atin, sa atin ang Espiritu ng Panginoon, magbibigay sa atin ng kapangyarihan para gumawa ng mabuti. Pangapat, nandyan pa ang Panginoon. Natutulong din sa atin. Marami pa akong pwedeng maibigay na dahilan, no? At uubusan tayo ng oras. Pero sumatotal, wala tayong maidadahilan para tumigil sa paggawa ng mabuti. Wala tayong maidadahilan sa pagtigil para tumigil sa paggawa ng mabuti. At marami pa nga tayong magiging dahilan para gumawa ng mabuti. A good word should flow like a river in one's life. Yung mabuting gawa ay dapat dumaloy, papalabas, no? Ay dapat makita, no? Should flow like a river in a Christian. Good works should flow like a river in the life of a Christian. Kailangan makita sa ating pamumuhay bilang Kristiyano yung mabubuting gawa. Kung ikaw ay hindi nagpapakita ng mabuting gawa, baka wala, hindi ka talaga tunay na Kristiyano, at wala ka naman talagang pananampalataya. Sabi pa nga dito, no? Sa ganitong paraan, magiging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. Kung nagsisikap tayo sa paggawa ng mabuti, no, magiging kapaki-pakinabang ang ating buhay. Kung sinasabi mo na wala kang kwenta, o sinasabi ng mga tao na wala kang kwenta, o nararamdaman mo sa iyong sarili na parang wala ka namang silbi, gumawa ka ng mabuti.
Manampalataya ka sa Panginoon, lumaki ka sa Panginoon, no? At magliwanag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. At ang Panginoon ang magsasabi sa iyo, no? Ang Panginoon, ang salita na mismo ang magsasabi. Salita ng Panginoon mismo ang sasabi na ikaw ay kapaki-pakinabang. No? Hindi sayang ang iyong buhay. Sa ikalawang Pedro chapter 1, verse 8, sabi dito, sapagkat kung ang mga katangin ang ito'y nasa iyo at lumalago, magiging makabuluhan. Sign na lang natin sa verse ano. Verse 5. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 5 hanggang 8. Dahil dito pagsikapan ninyong may dagdag sa pananampalataya nyo ang kabutiang asal. Sa kabutiang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig. At sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Verse 8, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa iyo at lumalago, magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakilala niyo sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo to. It started in faith. Nagsimula ito sa pananampalataya. At nadagdagan ng kabutiang asal, ng kaalaman, pagbibigil sa sarili, pagtitiis, kabanalan, pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, no, at pag-ibig sa lahat, no? Faith, no? Mula lang 'yan sa pananampalataya. So kung talagang ikaw may pananampalataya, this should be seen. Kailangan maidagdag ito sa atin. It doesn't stop in faith. Kailangan makita itong mabubuting gawa sa atin. At sabi din sa verse 8, kapag ito ay nasa iyo, no? Not just in you, but kundi lumalago. Hindi lang nasa iyo, kundi lumalago din, no? Nagle-level up. Sabi doon, magiging makapuluhan ang at kapaki-pakinabang ang pagkakilala niyo sa Panginoong Jesucristo. So when you know Christ, no? Hindi ka lang natumitigil sa paniniwala o pananampalataya sa Panginoon. Makikita rin yung mabuting gawa sa iyo, mabubuting pag-uugali. And it doesn't stop right there. Kailangan lumalago rin yung mga bagay na iyon. Then, masasabi ng Panginoon, o masasabi natin na kapaki-pakinabang, magiging kapaki-pakinabang tayo at magiging kapaki-pakinabang yung pagkakilala natin sa Panginoon. Marami na pupulaan, no, ng mga Kristiyano. Hindi nga rin natin masabing Kristiyano. Nasabihin nila, oh, ako, nakakilala na ako sa Panginoon. Pero hindi naman talaga makita ang kabanalan sa kanilang buhay. No? Marami tayong mga kapamilya na ganyan. Sabihin nila na, oh, Kristiyano din ako. Kristiyano lang sa pangalan, pero sa buhay hindi naman makita. Kaya lang tayo matatawag na Kristiyano kung talagang masunurin tayo sa Panginoon at masunurin tayo sa kanyang salita. Sa aklat ng gawa, doon lang nabanggit yung pagiging Kristiyano. Bakit sila sabing mga Kristiyano? Kasi sumusunod sila sa mga aral ng Panginoon, mga tagasunod din sila ng Panginoon. Kung sinasabi mong Kristiyano ka at naniniwala ka lang na may Diyos, nonsense yan. Marami ring naniniwalang may Diyos, pero hindi naman tunay na Kristiyano. Pero yung tunay na Kristiyano ay may pananampalataya na nakakakitaan ng mabuting gawa. Kaya pag sinabi dito ng Panginoon o sa salita ng Diyos na maging masigasig sa paggawa ng mabuti, we have everything we need. Amen. You shall know them by fruit, sabi ni Pastor Harold Mangolabnan. Nakikilala mo ang isang Kristiyano, no, base sa kanyang mga binubunga, base sa kanyang bunga. Amen po ba? Hallelujah. Verse 15, pinakahuli. Sabi dito, kinakamusta ka ng mga kasama ko rito, ikamusta mo rin ako, mo rin kami sa mga kapatid yan na nagmamahal sa amin, pagpalain kayong lahat ng Diyos. Sa English, mas maganda yung nabanggit dito. Basahin ko po sa, yan yung mababasa, basahin ko sa English, New King James Version. All who are with me, greet you, greet those who love us in faith. Grace be with you. Amen. Sabi doon ni Grace be with you all. Amen. Sumain niyo ang biyaya ng Panginoon. Kung sasummarize natin, sabi doon sa nabasa ko, if there was one word to summarize Paul's ministry, it was the word grace. Kung may sasummarize natin yung buhay ni Apostle Pablo,
sa isang salita, yun ay ang biyaya. Yung kaligtasan na natamo ni Apostol Pablo ay dahil sa kanya, dahil sa biyaya ng Panginoon. Yung mga tagumpay, no, yung pangangayang pangangaral, no, yung kanyang pagtitiis, yung mga suffering na natanggap niya, yung paglagpas niya sa mga bagay na iyon, no, ay dahil lang din sa biyaya ng Panginoon. And in our lives, no, katulad ng inawit natin kanina, no, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo makakapagpatuloy. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Ano ba ibig sabihin ng biyaya? Grace, no, sa Christianity ay free unmerited favor of God. Yung biyaya ay libreng ibinigay ng Panginoon kahit hindi naman natin deserve. Sinasabi ni Apostle Pablo dito, huling greetings ni Apostle Pablo dito sa chapter 3 verse 15, grace be to you all. Sumaatin lahat, sumayin nyo lahat ng biyaya ng Panginoon. Mag-umapaw palagi, makita palagi yung biyaya ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon. Dito nagtatapos ang Titus, aklat ng Titus. Kundi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo makakapagpatuloy. Kaya lang tayo nakatamon ng tagumpay, kaya lang rin tayo ginagamit ng Panginoon na matagumpay, dahil lamang yun sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo nakakalagpas sa mga pagsubok, sa mga problema, dahil lang rin yun sa biyaya ng Panginoon. Kung babalikan natin yung buhay ni Titus dito sa aklat ng Titus, kabataan lang siya, pero mangangaral siya dun sa mga mas nakatanda sa kanya, at nagtatagumpay siya dahil lang din sa biyaya ng Panginoon. Si Apostol Pablo, sa kanyang pumumuhay, sa mga tagumpay na kanyang naranasan, kabutihan ng Panginoon, kamanghamanghang bagay, dahil lang din yun sa biyaya ng Panginoon. We stand here right now, standing strong, dahil lang din sa biyaya ng Panginoon. So we cannot claim all the glory. Jesus, God, is only God deserves all the glory. Lahat ng natatamo nating kabutihan ngayon, pagpapala ngayon, yung kaligtasan, yung pag-ibig ng Panginoon, it's all because of God's grace. Though undeserving, kahit hindi natin deserve yung mga bagay na yon, still God give it His grace. Binigay niya lahat ng bagay na iyon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya. Kaya tayo naririto, nagkapagpatuloy dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo nakatayo ng madibay dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon na nasa sa atin, natanggap natin yung dahil rin sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. Titus. Book of Titus. Ngayon ay tapos na tayo dito. Purihin ang Panginoon. Awitin na nga lang po natin yung awiting ito ng huling beses pa. Bago tayo magtapos, salamat sa Diyos. Give it more grace when the burden grows greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added affliction, He added His mercy. To multiply trials, He multiplied peace. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary, known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth. Our store of endurance, when our strength has failed, ere the day is undone, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. His love has no limit.
this far has no boundary, no none to man. For out of his infinite reaches in Jesus, he gave it and gave it and gave it again. His love has no limit, amen. His grace has no measure. His power has no boundary, no none to man. For out of his infinite reaches in Jesus, he gave it and gave it and gave it again. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong pag-ibig. Hallelujah. A love that has no limit. A grace that has no measure. A power that has no boundary. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, katulad na sinabi ng sa inyo sa kantang ito. Hallelujah. Kapag kami ay pagod na, kapag kami na, when our strength has failed, pag mauubusan na kami ng resources. Hallelujah. Your full giving is only begun. Yung inyong masaganang pagbibigay ay nagsisimula pa lang. Hallelujah. Sa panahon na kami ay mauubusan na ng lahat ng bagay, nagsisimula pa lang kayong magbigay. Hallelujah. Hindi natitigil ang iyong pagbibigay. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya na laging sumasagana sa amin. Hallelujah. 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 Salamat sa inyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa natapos namin pag-aaral sa bumaklat ng Titus. Hallelujah. Salamat sa mga kaalaman, mga revelasyon, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin. Pagpapalakas sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po sa inyo. Lahat ng ito ay dahil sa inyong biyaya. Hindi dahil sa amin. Hindi sa aming katalinuhan. Hindi sa aming lakas. Kundi dahil lamang rin sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Sumaamin nawa, Panginoon, masaganang biyaya sa aming buhay. Naman ang aming gawin, saan man kami magpunta, sumamin ang inyong biyaya. Sumagana nawa ang biyaya ninyo sa aming buhay. Sumihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyong pagyamanin ang aming kaalaman patungkol sa inyong salita. Hindi lang sa aming mga narinig sa buong panahon na pag-aaral namin sa aklat ng Titus, kundi sa tulong ng inyong Espiritu, sumagana palalo yung kaalaman namin patungkol sa inyong salita. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral sa aklat ng Titus. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Maraming salamat po sa lahat ng bumati sa aking kaarawan ngayon, ng mga nakaraang pang-araw doon sa pre-birthday celebration. Maraming salamat po, no? Talagang mabiyaya ang Panginoon kung aking babalikan ang mga taon na nagdaan. Isa lang masasabi ko, hindi nagkulang ang Panginoon at natiling tapat ang Panginoon. At mananatili pa siyang tapat at mananatili siyang namumuna sa aking buhay. Kaya maraming salamat po sa bawat isa, no? Purihin ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat ng Diyos. No, saan man tayo naroon, magpatuloy tayo sa Panginoon. No, at lagi nating papurihan ang Panginoon sa ating buhay. Sabihin ko sana, happy birthday sa lahat. God bless po sa bawat isa. No, pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. To God be all the glory. God bless po.